Anong nangyari kay Vice President Sara Duterte? Mukhang nalito. Mukhang naguluhan ka, Coffee, ito si Vice Presidente Sara Duterte dahil sa kanyang talumpati, sa kanyang statement, hindi talumpati, no? Sa kanyang statement patungkol po dito sa selebrasyon ng It's a People Power, no? Kahapon po yan at binura. Bakit tinanggal sa lahat ng social media accounts ni Vice President Sara Duterte dito sa EDSA People Power Revolution? Bakit niya ito tinanggal? So ang sabi nga ng mga balita, eh parang kinokontra kasi ng Vice Presidente ang sarili niya. Imagine na si Sara Duterte, kinontra ni Sara Duterte. Kasi magkaiba po ng pananaw, magkaiba ng statement ang lumalabas ay kukumpara natin sa previous years, no? Kumbaga, sa mga nakalipas na taon, ito yung view ni VP Sara sa usapin ng EDSA People Power. And then ngayong 2024, nag-iba. Nag 180 degree shift o turn itong si Vice President Sara Duterte, kaya nag-iba ang kanyang pananaw o pagtingin dito sa usapin na ito ng EDSA People Power Revolution. Sa balita ng politico.com, Sara versus Sara, find out how VP Duterte's view on people power revolt changed in 7 years. Actually, hindi lang naman ito yung una, no? Meron din po siyang nag-iba ng pananaw. Actually, hindi naman masyadong nag-iba. Kasi nang una din, galit ito sa China, no? Tapos, siguro, napagsabihin ng kanyang tatay na maglaylo dahil kinausap daw si Digong, ng ambassador, no? Na pagsabihin mo yung anak mo, et cetera, et cetera. No? So, kaya ngayon, medyo tahimik itong si VP Sara pagdating sa usapin ng West Philippine Sea, no? So anyway, dito muna tayo sa subject matter natin, itong EDSA People Power Revolution. Kasi bakit binura, di ba? Ibig sabihin, may mali. Kasi kaya binura, kaya tinake down yung statement na yan, dahil may mali. Vice President Sara Duterte's view on the 1986 People Power Revolution appears to have taken a 180 degree turn in 7 years. Now seeing it as an event where Filipinos could draw several lessons from. Diba? Kasi sa kanyang statement, na parang marami tayong natutunan, etc. sa nakalipas na revolution na ito, bloodless revolution, itong 1986 People Power Revolution, etc. On the 38th anniversary of the bloodless revolt nitong Sunday lang po, February 25, inikayat po ni VP Sara ang mga Pilipino na, and I quote, to continue upholding the EDSA spirit. Panghawakan natin ka, Coffee. Itulong natin itong EDSA spirit and contribute to building a nation where justice, peace, and prosperity prevail. Anong mali? Bakit tinanggal? On this day, we commemorate the brave soul who stood united on the streets of EDSA, fighting for democracy and freedom. As we celebrate this momentous occasion, let us remember the lessons of EDSA. Yan. Tandaan daw po natin yung mga aral na naidulot ng EDSA. The power of unity, ang kapangyarihan po ng pagsasama-sama. The strength of the Filipino spirit and the importance of standing up for what is right. Ang kahalagahan daw po ng pagtindig sa kung ano ang tama. Uy, iba ha? Parang hindi ganyan yung statement niya 7 years ago ha? In 2017, when her father Rodrigo Duterte was president, Duterte said the People Power Revolution was, and I quote, important but only to commemorate what we did for our country on a certain period of our history. Para medyo na degrade yung ano ha, yung paggalang dito sa EDSA People Power. Dagdag pa niya, and I quote again, I find it hard to understand. O, nahihirapan daw siyang intindihin. 7 years ago ito ha, why this bloodless revolution has become the standard definition of freedom. Uy, grabe ha. Ibang-iba ito ka-copy ha. Hindi niya raw po maintindihan kung bakit itong walang dugo o bloodless, walang armas na naganap noon, na paggamit ng armas sa revolusyon na ito, ay naging batayan, naging standard na definition o batayan ng pagkakahulugan sa freedom o paglaya. Hindi niya raw maintindihan yan. And then ngayon, ang sinasabi niya, eh sa alang-alang natin ka-copy, i-uphold natin yung mga aral na naibigay ng EDSA. Pero going back to 2017, iba yung kanyang sinasabi. For our country and this standard is forced down our throats by a certain group of individuals who think they are better than everyone else. Sino yan? Mga dilaw. These are the elite and their friends, including Archbishop Villegas. Kasi nagkaroon sila ng issue that time. Duterte, then the mayor of Davao City said in a Facebook post, kaya siguro tinanggal. Bakit? Siguro hindi niya nabasa
Kasi nga, hindi naman talaga sila nagsusulat yan eh, yung mga statement na yan eh, sa mga statements sa mga events. Hindi sila yan. Siyempre may mga speechwriter yan na nagsusulat. So baka pinost nang hindi niya nababasa. Siyempre reflection niya yan eh, kasi ang assumption ng tao, siya yung nagsulat niyan, di ba? So babalik sa kanya yan kung hindi niya binasa at basta na lang ipinost siya kung sino man po yung admin ng page niya. Baka si Queen Mother yung nasa kaliwa. Ayan, na 7 years after she made a remark against the 1986 and sa People Power Revolution, Vice President and Education Secretary Sara Duterte joins the commemoration of 30th anniversary. Actually, baka naman kasi nag-iba ng circumstances. Yun ang ating laging sinasabi. Pwede naman kasi mag-ibang perspective ng isang tao sa isang bagay, no? Kung nag-iiba ng circumstances, lalo na kung medyo naipit siya or medyo may mga supporters na nag-away sa kanya o kung ano man po ang nangyari, possible din naman na mag-iba ng circumstances yan. So, ang punto dito, ano ba yan? Hindi rin nabasa? Parang Ivy Marcos lang yan? Pumirma doon sa Bicom report nang hindi nabasa? At ito naman si Vice President Sara. Ano to? Hindi natin sinasabing ito yung nangyari, ha? Na hindi niya nabasa itong statement na ito, hindi nilabas sa kanyang social media pages. Kaya ganun, kaya binura, kaya tinake down itong post na ito sa lahat, ha? Sa lahat ng kanyang pages. Sinira ng EDSA ang pagsulong ng Pilipinas, sabi ni Gary Pilayan. Edwin Dimakulangan, para nang may saltik daw. Ano yan? Ako'y Cagayano, sinungaling ang mga yan, lalo na si Sara, kung ano-ano ang pinagsasasabi. Tapos ngayon, post bura. Oh, ngay, lahat yan ka-coffee, nabura eh. Nabudol lang pala yung statement na yan. Jeez, ayan. Actually, di ba, marami nga nagtaka eh. May mga Marcos supporters, eh. May mga loyalista na bakit ang nasabi niya, parang ganyan. Buti na lang may yan, oh, may resibo. Buti na lang may social media, di ba? Kasi mabilis ma-access sa social media yan. Ayan, nakita tuloy yung ano niya, yung statement niya previously, no? Pareho sila ng tatay niya. Ayan, inconsistent ba? Ganyan ba yan? Dahil si Digong din, eh, medyo inconsistent din ito recently, no? Sa kanyang mga statement na yan. Pero sana ngayon nga, umokin na ito ka-copy. Wala nang bawian. Yung pagsumunta niya dito kay PBB, huwag niya na bawian niya. Sana totoo, totoo na talaga yan. Goob, nagka-netche-netche bansa natin dahil sa people power na yan. Kay Mary Jade, pero si BBM, kahit minumura ni Duta, eh, hindi pa rin gumagante. Yun yun, ma-Mary Jane, actually, no? Kaya siguro nakukonsensya sila, no? Kasi kahit anong sabihin nila eh, hindi man sila binalikan ni PBBM eh. Diba? Hindi siya ginantihan. Madali nga sana sa presidente gawin yan eh. Dahil siya yung nasa kapangyarihan, dahil siya yung nasa pwesto. Pero hindi niya naman ginawa yan. Nako, hindi excuse kung hindi niya nabasa kasi nagmumukha siyang TENGA, sabi ni Ma'am Nilda Galvez. Ayun na nga ma'am, yun na nga po ang nangyayari dyan. Ani Valencia, pag bumoto tayo sa grupo nila PBBM, ano ibig sabihin po? Putulata. Ma'am Teresita Sarmiento, sila ang Valentong. Oy, ayan, naku, 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 naku. Maganda yung term na Valentong. Naiisip ko na naman tuloy itong si Harry Roque. Bakit hindi mawala sa isip ko itong si Harry Roque? Oo, oh, kasi term niya yung Valentong eh. Sana i-topic rin niya to, no? Itong Valentong na to. Kasi si PBBM lagi pinagbibintangan niya ng Valentong eh. O paano ngayon? Diba? Nag-take down ng po, sinong Valentong dyan? Okay to ha, Mang Teresita Sarmiento. Tama, sino ngayon ang bumalentong? Nililigawan ni Sara ang mga pink lawan. Siyempre, kasi mukhang hindi tatakbo under admin eh. Under opposition natin ito ka-coffee. At ka-tandem niya si Lenny, si Ivy Marcos eh. Na sabi nga ni Katon Ning, ano ba? Leader ka ba ng opposition? Huwag ang ganyan ang mangyayari niya na. Remia Binancio, shoutout po tayo. Bilis makalimot ni Inday, ha? Sabi niya ni Fresna. Ayan, nakalimot din agad. Nilangaw ang dilawan, sabi ni Andre Valiena. Di kasi natutulog ang Diyos, mga ka-coffee, sabi ni First Lumbo. Actually, tingnan mo, di ba? Hindi si PBBM ang gumaganti. Ang mga sitwasyon ang gumaganti sa kanila dito. Ang problema, baka isisi na naman kay PBBM to eh. Itong post na yan, ha? Wala naman ganyan. Ha? Baka isisi niyo pa yan kay PBBM. Itong pag-takedown ni Sara Duterte sa kanyang post. Walang kinalaman si PBBM dyan. Si Harry Mawang Balentong sa 2025 elections, alam na. Kay Galitov Gervasio, Rosa Nadao, si VP Sara. Magkachina na si Amy. Biglang cambio nga si Fentadix kagabi. Oo nga, September girl eh. Nag-iba ng tono ito eh. E sinisisi na nga kay First Lady. E yung ulan. Pati ba naman ulan? Totoo ba yan? Ma'am Lori Mamawag. Pati pala yung ulan. E sinisisi na sa kanila niya. Anyway, Ali Alpa, hello sa inyo. Shoutout po sa inyo. Kay Remy Binancio. Happy viewing po sa inyo na sa Facebook. At kay Sherlyn Cadiz Adams. Nakikinig din po sa atin ngayon.
at kay Ma Maria Wilma de Dios, shoutout po sa inyo. Nandiyan dyan po sa Facebook. Sa iba raw, sa iba araw, iba na naman ang statement. Digong pahiya si Harry Butanding. Nakakahiya. Pahiya. Oo, kasi kumabiyo eh. Bukas na natin yung topic yan. May topic ako sa kanya ka-copy kasi pinakinggan ko na naman yung speech niya eh. May iba na naman siyang mga sinasabi. Bukas i-discuss na. I-discuss natin yan. Medyo marami lang tayong topic ngayong araw na to. So bukas na lang ka-copy. Bukas iba na ulit sasabihin niya. Kaya huwag na magtiwala sa kanya. Itong si Digong daw. PDP is dilawan. Sabi ni Neil de Galvez. Baka ganun na nga. Nag-cloud seeding daw. Utos ni FL. Sabi ni Chong. Ano ba yan? Hindi ko alam yan ka-copy. Hindi ko alam na may ganyan na, may ganyan na naman silang narrative. Kaya umulan daw, nag-cloud seeding. Ganunin mo, mag-effort pa ng ganyan ng first lady para ulanin yung event niyo. Definitely, hindi niya ka-copy yan. Kalukuhan talaga, oo. Ako'y Cagayano, Sara. Kinadjot ng tres. Boom, panis. Sabi ni ako'y Cagayano. No? PDP China yata ang organizer, sabi ni September Vlad. Actually, itong prayer rally ka-copy, itong vigil na tinatawag nila. Abay, ano daw, hindi raw yan magtatapos, no? Pangalawa pa lang yan eh, sa Cebu, no? Hindi yan magtatapos, sabi nga ni Hari Mau daw. Sabi ni Hari, okay, may pangatlo, pang-apat, pang-liwa, pang-anim, pang-pito, at marami pa. Kasi daw may mga nag-i-invite daw sa kanilang LGU na doon gawin itong prayer rally na yan. Actually, tinatago lang yan nila sa vigil eh. Kunya-kunyari vigil, pero election ang dating eh, kampanyang-kampanya ka-COVID. Pakinggan ninyo yung ginawa nila sa mga speeches nila na sinisiraan si Aram Waldez. Ang talaga ng kampanya, the way yung mga format ng kanilang speeches, mga talupati nila dyan, nangangampanya kasi tatakbong sa pagkasinador yung mga yan pagsapit po ng 2025. So nagtatago lang sila dyan sa People's Initiative na yan, na matagal nang tapos yung issue ng People's Initiative na yan dahil si PBBM na mismo ang nagsabi dyan, itigil na yan dahil nagkakahati-hati tayo dyan. Even yung COVID nga, di ba, hininto na ngayon pagtanggap ng mga signatures. And meron na nga silang withdrawal form. Ibig sabihin, patay na, papahingayin na natin itong People's Initiative na yan para mag-move on na tayo sa pagbabago sa ating economic provisions. Nandoon na. Pero syempre, kaya pinipilit nitong kampo nila Harry Roque, kampo nila Digong, na nag-exist pa rin yung People's Initiative na yan. Kasi kung sa ganyang narrative, masasabi nila na tinututulan namin ang People's Initiative. Kaya makakapag-conduct sila ng mga events na ganyan, yung mga prayer rally, mga kampanya actually ang ka-coffee. Kasi kung wala itong cover nila ng People's Initiative, early campaigning ang labas, di ba? So ano yun eh, yun yung basic logic doon eh. Hindi pwedeng mawala ang People's Initiative sa kanila kahit tapos na talaga din ang pinag-uusapan. Ini-insist pa nila, nag-i-exist pa yung People's Initiative para makakapagkampanya sila nang hindi sila napagbibintangan ng early campaigning. Kasi kunyari, nagdadasal para sa transparency pero nagsasalita para manira ng kapwa. Di ba? Prayer vigil ba yun? Sayang naman, kawawa naman yung term na prayer vigil. Nagagamit nito mga to na gustong tumakbo sa pagkasinador pagsapit ng na 2025. Sabi ni Moons Odinor, no? Danny L., yes, correct ka po dyan. Ha? Bakit di na lang nila ipagpatuloy ang pinasang batas ni Congressman Conti ng Batangas ba yung linaw na maliwanag pa sa sikat ng araw? Sabi ni Conti, pagdating ng 60 years old, bigay na yung 500,000 at buwan-buwan, what times 1,000 yon po ang dapat sa aking pananaw. Ang problema dito, Moons Odinor, no? Kasi imagine na, that's 12 million, no? 12 million ang ating senior citizen. Yung source of fund, chiching, yan ang problema natin dyan. Yung pagkukunan ng pondo. Pero ito, itong 10,000 na ito sa mga edad 80, 85, 1995, eh, dahil batas na yan, hahanapan na ito ka-coffee para mahanapan ng pondo at mabigay yan sa ating mga senior citizen na maswerte makakatanggap po nito. Wala naman yata ang LGU sa Cebu ang pumunta. Paano ang LGU ang nag-invite, sabi ni September Vlog? Meron din, naman, mga councilor, ka-COVID. May mayor din ata. Alam ko na si Mayor Rama eh, nagpunta. Yan, premature campaigning, sabi ni Ma'am Jennifer Tagulao, no? Kasi pag nawala sa eksena yung PI na yan, premature campaigning ang labas sila dyan. At syempre, ayaw nila yan. Kasi pangit nga naman tingnan yan. Baka bagay, wala pa jurisdiction ng COMELEC dyan dahil hindi pa naman talaga nagpa-file ng candidacy, no? Pero malalaman ang taong bayan na ano yan, nakaga-aga, nangangampanya kayo. No? So kaya magtatago sila sa People's Initiative kuno. Kuno lang ka-coffee, pero hindi yan. Nangangampanya talaga yan para maging senador. Tony Vic Rodriguez, tatakbo sa pagkasenador. Nag-iikot-ikot na. Ito, definitely, si Harry Mau. Nandiyan si Harry Roque. Okay. Ano ba yan? Nagagaya tuloy ako sa inyo. Ayoko sanang gumamit ng ganyang mga pangalan eh. Yung si Digong na yan, tsaka yung Harry Mau na yan eh. Hindi ko ginagamit yan. Yan na, kaka-comment nyo eh.
Ali Valencia, andun pa si Rodriguez, di na nahiya kay PBBM. Exactly, no? Medyo yung nakakalungkot eh. Aga mag-campaign para ipakilala na sila Lori Mamawag kasi kailangan nila mag-triple time. Hindi lang double time ka-coffee. Mag-triple time sila dyan dahil wala silang kakabuti, no? Baka mangyari ang ocho diretso sa kanila dyan ka-coffee. Ew, si Noto Vic Rodriguez sabi ni September Vlog, no, kay Shofi, mas maraming tao nga doon sa Sultan Kudarat compared doon sa Cebu. O nga, ka-coffee, yung concert din dyan eh, bagong Pilipinas concert, no, naganap dyan sa Sultan Kudarat. Roberto, John, co-obvious na political rally yun, ha, style bulok, pumuporba na nga sila. Correct. Ewan ko kung sino pang hindi nakakahalata. Siguro kampo na lang nila. Hindi. Sila na lang siguro ang ano, hindi nakakapansin dyan na rally naman talaga dyan. Kawawa lang ang taong bayan dito ka-coffee dahil syempre, nagagamit sila dito sa kampanya na ito, sa mga early campaigning o premature campaigning itong mga pambabatas. Hindi na siya hari bawa ka-coffee ha? Hari test na siya. Yung sabi ni Gloria Cruz. Ayan, iba na pala yung pangalan. Late na tayo. Dumabag na sa batas ang grupo ni Mau Dix na kampanya na sila na wala sa lugar, sabi ni Bernard Taggiwa. Willie rin niya may, of course, tatakbo rin yan. Sige, nasa Facebook po kayo, di pa kayo naka-like, di pa kayo naka-follow, pa so yun na lang ka-copy. Kung nasa YouTube, click lang po ng like. Madali lang, click lang po yung like. 490,000 yung viewers natin ngayon. No? I-click nyo lang po yung like ka-copy. Kung nandiyan po kayo sa Facebook o YouTube, click nyo lang po yung like para madagdagan tayo dyan.